Ayan naman. Don't worry, be happy. Ang pampatamis ng ating Friday donuts. Ang nahanap ni Eat Your Love sa San Juan City, Kakaiba. At malamang hindi pa narinig or natitikman. Naman, nilagyan kasi yan ng Pinoy twist. Dalawa nga sa flavors niyan, ang atsyarang mangga donut at taba ng talangka cream donut. Wow! Very interesting. Kakaiba. Pero love ko, may kakaibang flavor ang Pinoy donuts na ito. Apektado ba yung shelf life niyan? Gano'ng katagal pwedeng in-store? Yes! Ang donut, syempre mga kapuso, mas masarap po kung kakainin natin sa mismong araw na nabili po natin yan. Pero, ang Pinoy donuts na ito mga kapuso, naku, ang taray, kayang tumagal hanggang 1 week basta po nasa inyong refrigerator at nasa sealed container. Pag nag-crave tayo for sweets, isa mga unang hinahanap ng ating taste bud, ang donut mga kapuso. Pero paano kung ang donut mo ay may Pinoy touch na kakaibang flavor? Gaya ng atsarang mangga at taba ng talangka. Parang ulam sa kanin. Oh, yan ang titikman natin today dito sa San Juan City mga kapuso. Pero do not worry, dahil kakaiba man daw sa inyong pandinig, aba, masarap pa rin at siwak sa inyong panlasa. Tawagin na natin, of course, si Sir Ivan Mary, ang owner po ng business center. Good morning, Ivan! Good morning po sa inyo! Simulan na natin, okay? Meron kang atsarang mangga at taba ng talangka. Paano gawin yan? Kailangan po natin muna gawin ang dough. Okay. Flour. Flour. Ito po ay mixture ng bread flour, all-purpose flour, at rice flour. Next, we have here iodized salt. Okay. Baking powder. Okay. Now we put the sugar. And then we just add a little oil. Atin lang pong ihahalo itong activated yeast natin. Yan, dito sa ating mixture. We give it a little stir. Yan. I-incorporate lang po natin siya. Hindi pa siya mukhang dough, so kailangan natin siyang lagyan ng tubig. Ayan po. So, kung makikita nyo po, medyo nagdidikit-dikit na siya. Correct! Ito na yung time to knead. Yes, okay. Just dig in. Masahe, masahe. Before we proof, kailangan natin siyang i-brush ulit ng oil. Oh. Yeah, so, we just get our oil here. And then, ibabrush natin lahat ng surface niya. Ito na po ang kanyang itsura pag na-proof na natin ito. So, bale, this will take 2 hours. Correct. Pag ganito na, ay kukortihin na natin siya. Okay. Oo. So, kailangan natin ulit itong iset, ilagay natin sa tray. Bilang oras ulit? Another hour. Yes, another hour. Yes. Okay, so ngayon, eto na, magpiprito ka na. Yes po. Yes, ayan na. So, make sure, kailangan ang mantika ay mainit na para maluto siya na maayos. Ilang minutes per side, Ivan? So, per side, it takes approximately 2 to 3 minutes. Pag natapos siya, ito ganito na po dapat ang magiging itsura niya. Yan. Ganda ng donut, ang laki. Habang iniintay natin siya mag-cool, gagawa tayo ng frosting. Mm-hmm. Yan. So, ang una nating gagawin ay ang atsarang mangga. Siyempre, ang ating main ingredient ay ang atsarang mangga. Kailangan natin itong i-puree. Yan, kasama yung kanyang pickling juice. Okay, so this is powdered sugar. Oh. Yan. So ihalo lang natin siya dito sa pinuree natin na atsarang mangga. Okay, then pwede natin siya lagyan nitong ating vegetable shortening. Tapos pwede natin siya lagyan ng konting-konting coloring. Yeah, so kung nakikita nyo, yan, nasa toothpick lang siya. So, ito yung magiging finished product mo. Yes. This time, yung sa talangka naman. Yes. Paano naman ang pag-assemble ng ating frosting dyan? We use cream cheese. Oh, meron. Tayo. Ayan. So, oh, ito ang pinaka-base niya. Interesting taste. Yeah, so scoop lang tayo. Ayan. Kukuha lang tayo ng mantika nitong taba ng talangka. Para mag-bind siya, here's our powdered sugar. Pwede na rin naman natin actually ilagay itong vegetable shortening natin. At pag nabuo yan, Ivan, ganito na siya. Yes. Ayan. So, yeah, ganyan na siya. Kuha lang tayo ng piraso. Flatten lang natin siya. Okay. Para pag kinuha natin to, pag nilagay na natin dito sa donut, ay
ipapatong lang natin. Maglalagay tayo ng pieces mismo ng atsarang mangga. Okay. Yung ating talangka, paano naman ang pagano, ganun din? Yes, so same thing. We just get a piece, get a scoop of the taba ng talangka. Ayan. Lagyan lang natin ng oil yan, sa gilid para ayan, mas malasa pa siya. Tikiman tayo mga kabuso! So, umpisahan natin dito sa kanilang mango atsara. Ay, ang gaya. Ay, ang... Ay, gusto ko. Gusto ko siya kasi may asim, may tamis. Man natin to, guys. Kasi ito maalat, matamis. Told you. Okay to. Bukod po rito mga kapuso, meron din po silang burong santol, meron po silang frosted kamyas, langka, at pinya flavor mga kapuso.